Ayon, what's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sang sulok ka man na ron sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, FLM updates tayo. Patungkol dito sa nangyayaring mega humanitarian ni Idol. At sinasabi ko nga na ang pag-humanitarian ni Idol, buong Pilipinas ay walang ibang nakakagawa. Bagaman, ayan, natalo siya sa kanyang pagtakbo bilang senador dahil mas gusto pa niya sanang maraming matulungan. Dahil ang kanyang hangarin, sabi nga niya, ay defenseless siya, na wala naman siyang ibang hinangad kundi tumulong sa ating mga maralitang kababayan nangangailangan ng tulong. Ay bakit pinagkakaitan pa siya ng kalayaan at pilit ngang ikinulong sa pamamagitan ng mga kasong itinanim laban sa kanya? At sino ngayon sa mga nanalong politiko o kandidato? Lahatin na natin, wala talagang makakapantay sa mga ginagawa ng ating pandemic hero. Maliwanag po yan sa sikat ng araw. Sabi ko nga, ngayon ay napapanahon na si Pangulong Marcos Jr. ay gawin na niya ang nararapat para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas, na ang tagal na nilang sinasabi ng mga pro-BBM vloggers noon pa na si Pangulong Bongbong Marcos ang magbabangon muli. At ito na nga, ang panahon dapat niya ay natapos na nga ang 100 days. Pero bigyan pa raw natin siya ng mas mahabang panahon pa. Ayan. At sige lang, pagbigyan natin. Ayan. At eto na nga yung aking sinasabi. Ang humanitarian sa Kapangan Benguet ay nagsimula na nga. Ating tunghayan ang nangyayaring kaganapan na yan. Ang amin lang ay pagtulong. And in fact, maraming, yung ano ay maraming nagkasabi ni Jesus ito, Jesus si Francis, si Evelyn, ganito ganon. Pero sa totoo lang naman, ang ating optical mission ay kumpleto po tayo. Ang ating company, ang Simay de Esperanza, kumpleto po tayo sa dokumento, legit po. At ang Filipino Panay Club International Aid, kumpleto po sa dokumento. Legit po yan. At ang ating mga doctors, meron po siya ng message. At kami, pwede magkitalo naman, ay yung optical board. Kung saan, kung wala message sa ating mga doktor, pwede sila magkitalo. But for as long as kumpleto po tayo, naandiyan na yung mga doktor, ay wala po sila magagawa dyan. Asakto po tayo ng patas ng Pilipinas. Kaya kami po, wala po kami kinatatakutan pagdating sa legality ng ating humanitarian. So, palapakan po natin yan. Okay. So, on behalf of Francis J. Marcos, no, kami po ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan dito sa Kapangan, no? Sa pumumuno po ng ating talagang napakabait na mayor, ang aking kuya, si Kuya Manny Furman, mayor po ng Kapangan. And of course, ang ating ABC president, and mga kusyan, and buo po ng rural government dito sa Kapangan, Municipality of Kapangan, at of course, natin lang ako isa. Maraming
maraming salamat po. At siyempre naman po, yung po ibang municipalities na kasama po natin sa gawain ito, no? Alright, yung ating buting mayor ng Tublay na si Armando, Mayor Armando Garo. Nandito po ba siya? Oo, palakpakan po natin. Pero na po siya. Si Mayor Francis ng Mayor ng Ato, Pigiret. Nandito po ba siya? Palakpakan po natin. Si Mayor Cesar Molinas. Then, ayan, si Mayor Molintas. Mga ibang mayor, ina-announce ni... Meron po gusto kapasalamatan po pa rin po ang ating mga doctors, no? Sa pupumuno po ni Dr. Grace. Yan po. Yan po ang ating kasama-kasama natin. Dito na mga pagkitahan. And of course, MFCI Worldwide. Dahil sa abroad sa 65 chapters around the world, maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong talagang taos-puso at suporta. At ganoon din po ang aking mga staff, ang staff level, si Kuya Limor Creation, sa aking main host. Kaya din patalan sa Kuya Limor IP. Si Jansi, co-host ko yan, at si Mr. Eberay, tao ko yan, since nag-obisita ko sa noon. Ayun, si tumatawag sa atin. Ano po sa presidente natin na nag-agresya muna? Si Ms. Magita na ang Pimayunga, yun! At ang kanyang mga officers, and of course, yung presidente po natin ang ulo ka po, MFCI, si ate, ating president, Clinton Moreno, ate ko yan. So, by the way, kuya, ate, ang ipo ay nandito po ng Philippine English Club. Ayan, kapit yan. Ayan, kuya. Okay, so, pero bago po dito, pasalamatan ko pa rin po rin yung ating mga donors ko. Meron po tayong t-shirt na ipaginigay doon sa ating kasama nito ngayon. Bukod sa salamin, bukod yan sa wheelchair, mabibigay din po tayo ng mga t-shirts, no? Ng MFCI na una. Libre po yun. Pero pasensya po kung hindi lahat bigyan kung simulan po mauna. So ito pa yung pasasalamatan po natin yung mga sponsors. Sina Rinalay Valencia, ang Macau PNP. Sean Roncillo ng Macau PNP. Jocelyn Lozena ng Macau PNP. Si Dente ng Bahrain. And si Rosalina Limbi ng Switzerland. And si Odette Visitacion ng Hawaii. Hawaii, Ilocos Norte, Bintar. Alright, parang si Yuta Labintar, Ilocos Norte, no? Mabuhay po kayo, nandiyan po kayo. And of course, yung taga Ilocos Sur. Si Emmy, yung President Emmy Singson. Alright, so maraming salamat po. Hindi ko na po patatagalin pa. At dahil dyan, puso, pagtulong, pag-asa. Yan po, para din namin sinasabi. Puso, pagtulong, pag-asa. At po, pwede sa mga salitakihan. Ang dahil dyan, the optical mission begins. Thank you so much. Ayon, the optical mission begins. Ayan na po. At nagsimula na nga. At eto na nga. Ang optical mission begins na nga. Ayon. Yan ang aking sinasabi. Walang ibang makakagawa niyan. Yan. Alright. So, ayan. Medyo malayo po talaga. Alright. Ayan, ang daming tao. And is brought to you by Ma'am Rose Ubida TV Taiwan from Taiwan.
Super Sticker. Thank you so much. Mam Rose Obida TV Taiwan. Thank you so much. Ayan po, ang ating mega humanitarian. Ayan, yung mga mayor, Armando Lauro, Cesar Molintas, ayan, yung mga mayor na nakipag-participate dyan, pero wala pa yata sila dyan. Ano po ni Municipal Mayor Armando Lauro? Ay, hindi pala, Tublay Binget pala ito. Ayan, si Franklin L. Smith. Ayan, wala pa ya, wala sila Cesar, dyan. Ang alam po, ang nandyan lang, yung si Manny Permin. Ayan, si Manny Permin. Yan ang host mayor sa bayan ng Kapangan, Benguet. Yan ang kanilang municipal mayor, si Manny E. Permin. Ayan po, na binanggit kanina ni Sir Dong na napakabait. Ayan. Eh, kung manloloko ka lang, ibig mo sabihin, yung mga mayor na yan, ay gusto magpaloko sa ipapamigay ng mga salamin. Itong mga baser, kung ano-ano na lang ang naibabato. Hindi, wala talaga, kasi yun ang hindi sila makapaniwala eh, kung paano nagagawa ni Idol yan. Yan ay sa pamamagitan lamang po yan ng Marcos Foundation. Pero medyo itinatago yan. Nasa likod lang ang Marcos Foundation. Ang talagang nakapront dyan, kaya may foundation, yung Semay de Esperanza Foundation at yung pinapacilitate naman ng FFCI. Yung mga FFCI, may mga binanggit din ni Sir Dong, siyempre, may mga ambag din. Yung mga FFCI, nagbigay dyan ng mga wheelchair. Ayan. Pero yung salamin, ay talagang solo ni Idol yan. Ayan ha. Tuloy natin. Kuya Sani, pakibagalan nga yan. Pakibagalan na. Ah, hindi niya ako naririnig. Sige, may hawak niya. Hindi niya naririnig. So, hindi magulo. Ayan. Hindi ako. Puto na Richard, ikaw ba yan? May hawak niyan? Hindi, si Kuya Sani nga. Malikot yung camera. Kuya Sani, balik mo muna doon sa tarpaulin, please. Kuya Sani, naririnig mo ba ako? Hindi niya ako naririnig. Ayan, pabayaan mo na, Lemon. Nasabi ko na. Nasabi ko na lahat ng mayor doon. Alright. Naibanggit ko na lahat. Ayan, mega love shout out sa town. Ayan. President. Ayan, at dito. Tingnan natin dito at may mga wheelchair nang ibinibigay. Ayan, ang daming kapal ng tao. Makita mo naman. Sabi nga ni Idol, ay hindi mo pwedeng lokohin ang mga igurot dahil ibibigay niya ang pinakamagagandang salamin dyan sa mga igurot na yan. Ayan na nga, ang mga nangyayaring pamimigay ng wheelchair at salamin dyan sa Kapangan. Ayan, daming tao ha. Okay. Mami Josephine, paki-type po yung pangalan ng kapatid mo dyan para i-announce ko para makita natin sa camera. O kaya ipapahanap ko doon sa mga ating mga field camera. Ayan na yung mga doktor. Oh. Ayan. Ayan. Oo, para mahanap dyan yung iyong kapatid. Ano ang pangalan, Mami Josephine? Ayan na yung mga doktor, talagang sinusuri muna. Alright, this program again is brought to you by nakita nyo naman, hindi basta-basta lang ibibigay na yan. From MFC, pag nasuri na, may gawa ng salamin. At yung sticker, thank you so much, Muhammad Salami. Ayan, pag nasuri na, ibibigay na yung salamin. Ayan, sinusuri pa lang. Doon chine-check up yung ano, kung maganda. Kasi yan, ikaw mismo, ako may salamin ako eh. Ikaw mismo na may mata ang magsasabi kung ano yung maganda. Kasi minsan, nakikita mo yung maganda sa paningin, pero hindi mo alam, meron din yung maganda sa paningin na baka masyadong mataas ang grado, sasakit yung ulo mo. Ganun po yun. Kaya, ano yan,
Pero sa umpisa talaga, medyo maninibago ka lang, medyo sumakit. Pero pag kalaunan, mag-ano na yun, mag-a-adapt na yung mata mo, yun. Yun yung, ano, itong salamin ko, nung ano, magpapagawa ako kung ano na yung grado nung una, yun na yung ginagamit ko kasi yun ang maganda sa aking mata eh. Kaya parang yung iba nagbabago-bago ang grado eh. Eh matagal na rin tong aking salamin, mga 2 years na itong grade ko, hindi ko pa pinapalitan, ay okay naman. Kaya nasa iyo po 'yun kung tumama ka sa iyong sinasabi sa doktor. Kailangan marunong kang magsabi ng iyong nararamdaman kung okay yung sa paningin mo na. Kasi sasabihin pa yan, sige po, ilakad nyo muna yan kung okay na yan. Gaganon naman yung doktor sa iyo eh. Ayan, yung wheelchair. Yung wheelchair ay ipinamigay na. Diyan, yung wheelchair naman. O, di ba? O. Kaya, bagay mo si Ma'am Ursula? Ayan. Isang Ursula. Tatang mo? Oh. Ursula? Oo. Nasaan siya nakaupo? Ay, hindi. Malis na. Tapos na sila. Tapos na. Yun. Mami Josephine, tapos na daw po si Mami Ursula. And ito yung pamangkin mo. Ito yung pamangkin mo. Ayan. Anak, hindi pa. Tita mo to eh. Ayan, pakitanggal mo, pakitanggal. Josephine. Ayan yung iyong pamangkin daw. Mami Josephine, yung kapatid mo raw po ay nakaalis na at tapos na siyang nabigyan ng salamin. Alright, thanks so much, Tol. Ingat kayo. Alright. Kita mo naman ha, pati yun. Pagka in-announce natin dito yan, matik na yan. Thank you so much. Ayan naman, nakita niyo. Alright. Yan ba? Once again, this program again. Yan bang sinasabi niyong mga peking salamin? Peke ang pamimigay? Naku po, sa dami naman ng... Ako nga, pinapakyat ako ni Idol doon, pero alam mo naman, medyo tagtuyot. Tagtuyot ng ano ngayon, kaya wala tayong resources. Kailangan, siyempre, markila ka ng sasakyan. Ayun po. Saka sinabi ko nga, medyo ayaw ko ring ma-expose sa mga ganyan. Dahil vlogger tayo, di natin alam kung mayroon tayong nasaktan dyan, di ba? Kaya hindi natin alam. Kaya nag-iingat lang din tayo. Kaya hindi nga ako masyadong nagpapa-expose. Dahil tayo po ay vlogger. Ayun po. Ayan, yan na po ang mga katibayan ng Marcos Foundation ng ating pandemic hero na matagal na pong ipinamamahagi at sa hangarin niya po na sana maipulblast na niya ang pamimigay. Sa anong paraan lamang po niya maipupulblast ang pamimigay ng Marcos Foundation pag siya ay nakaupo sa gobyerno? Kung maaari para sa akin ay sa pinakamataas. Yun po ang talaga na karapat-dapat na siya ay umupo na bilang pinakamataas, maaring hahalili sa 2028 na kung mamarapatin na, ayan na o, tingnan mo naman, mga wheelchair, si Lolo may tungkod pa at may wheelchair na nga na binibigay, di ba? Ayan na. Kaya tanging si Idol lamang ang nagbibigay through Marcos Foundation na nagkaroon nga siya ng The Signatory Movie. Para ano yun kung hindi nga siya? Bakit nagkaroon siya ng ganon? Bakit pinapa-istorya niya? Kumbaga ay gusto niyang sabihin sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang pelikula para makilala siya na siya nga ang ayan, oh, makita niyo naman talagang sinusuri ang ayan, pinapabasa, oh, ganyan talaga sinusuri ang kanyang
mata bago bigyan, na walang ibang nakakagawa niyan sa pamimigay ng salamin, at may wheelchair pa at may pabigas pa, pero diyan walang bigas ngayon dahil wheelchair at salamin. At sabi ni Sir Dong kanina ay may konting t-shirt yata through FFCI Laguna chapter. Ayan, nakikita naman natin ang kanilang mga ginagawa diyan. Na talagang sinusuri. O yung mga recipient, ano? Kasi yung pagre-reflect po ng kanilang mga mata, ipinapabasa diyan yung mga maliliit na letra para kung sakto na po yung sukat ay makukuha na agad nila ang kanilang mga salamin. Sige po, Kuya Enrico, maraming salamat Kuya Enrico sa inyong mga palipad. Thank you so much po sa inyo at mabuhay kayo FFCI Japan. All right. Ayan, at wala yata tayong sound. Nangyari. Ayan, si John C. Naku, nakaano pala ako? Ayun, naka-mute pala ako kanina. Na. Dami kong nakwento. Naka-mute pala ako. Ano ba yan? Okay guys, so by the way, ito yung isa po sa nabigyan natin ng, nakikita niyo sa screen, si Lola ay isa sa nabigyan natin ng wheelchair, ano. So marami-rami na din po tayo nabigyan dito ng mga wheelchair, mga PWDs, ayan, of course, they are very grateful to receive those wheelchairs, but marami-rami pa pong natira, so marami-rami din talaga tayong mabibigyan ngayon. Nakikita niyo po sa screen, ayan si Presdong Batalan, kasama si Lola. Naku, nawala! Anong nangyari? Ayun guys, so nakikita niyo po dyan, andyan po si Madam Chini Kabatingan, the chairman of Semide Esperanza Foundation. By the way guys, I would like to share something. Ayan, kanina, while we are on our way going po dito sa venue, ano, meron po kaming nakitang isang ano, matandang babae, si Lola. Ang tungkol kay Lola guys, gusto ko pong i-share po sa inyo yan sa next LS ko po. Sana po iabangan ninyo this week. Ayan. So, gusto ko siyang i-feature. Kasi, yung nakita namin kanina talaga nakaka-touch po talaga ng puso. But anyways, abangan niyo po yan sa next LS ko this week. Okay, so mega love shout out to you guys. Shin Lu, ayan, Anna Gailo of FFCA Laguna Gaming Star. Thank you for coming in dito sa ating LS. Ma'am Dewberry of FLM. Jansi, pakisenter ako, pakisenter ako. Pakisenter ako. Okay, hold on. Eto. Ayan guys, so nakikita nyo siya ngayon, ayan. Our recipient of our wheelchair. Mm-hmm. Wow, no? Nakakatuwa na makatulong po talaga sa kapo. Ayan, we have our ever dearest, the chairman of the Semide Esperanza Foundation. We have Ma'am Chili Kabatingan, ayan, and the president of our FFCI Worldwide, si Sir Dong Batalan, ayan, and of course, the recipient kanina. Ito po yung mga taong, mga kasama, mga kababayan po natin dito sa Kapangan Binget, guys. Sila po ang mga tutulungan po natin sa araw na ito. So, kinakausap niyo ngayon yung isang recipient ng wheelchair, si Nanay. 96 plus 95. Okay. Micaela. So, ayan, si Lola mangyak-ngyak sa tuwa dahil nabigyan po siya ng wheelchair, guys. Maraming salamat to Semide Esperanza Foundation.
Of course, I would like to say thank you so much sa ating very supportive FFCI family. Of course, nationwide and worldwide sa lahat po ng FFCI contributors. Hindi ko po kayo maisa-isa, pero from the bottom of our hearts po, Team FLM, sobrang nagpapasalamat po kami sa inyo dahil without you guys, this event won't be possible then, of course. Ayan. Of course, pasalamatan natin ang ating ever dearest Francis Leo Marcos. Jansi. Yes, bro. Jansi, si nanay ay 96 years old, ha? 96 years old, yung recipient natin dito. Alright. Thank you so much. Ayan, ikutuloy ako at maghahanap ako ng iba pang recipient. Okay, umiingot si Brother Lemar ngayon, guys. Ayan. Kung mapapansin mo nyo dito, mga kapatid, ano, marami pa tayong wheelchair dito dahil may mga recipient pa na hindi pa nakaka-receive. Ayan, marami pa. Tapos ito na, may mga palabas na rin ng mga recipient ng wheelchair. Ayan. Sila nanay naman, nandito kakarating lamang. Ayan. 81 years old po kayo, Nay. 87, 86. Oh, mga bata pa itong mga ito, ah. Kaya na, ano na siya, kapag gumiira na, nahihilo na. Nahihilo. Ano pong pangalan nyo, Nay? Ano pong pangalan nyo? Bang, ganda na sa amin, oh. Changeable. ID, okay. Wada. President, ito. Oh, bahala kayo, ah. 86 at saka 87 ngayon. Puro nakasalamin, ah. Hi, good morning po. Ayan. Ito si tatay. Isa din sa mga recipient ng wheelchair, mga kapatid, no? At anong pangalan na po, sir? Sherwin Aranja. Ilan taon na po? 67. Kung mapapansin niyo, mga kapatid, ano, wala po yung isang paa ni tatay. Putol. Putol ang paa. Sa recipient ng wheelchair. Alright. Okay. Ano po masasabi niyo tayo sa nabigay po sa inyong wheelchair? Aba. Sige ba? Kakanai baloy. Thank you, sir. Thank you pa. Yung ginagamit yung wheelchair, saklay dati. Ngayon makakaikot na. Opo. Kasawa niyo po. Ayos. Kaya atay. Ismail. Ang ganda niya, ang ganda ng t-shirt niyo, ha? Ang ganda. Please, main ako doon sa taas. Ano pa ako ng recipient? Ito yung mga recipient ng mga wheelchair. Ayan. Nay, kumusta po? Ang ganda ng wheelchair ni nanay. Ilang taon na po kayo, Nay? Ilan na pa? 54. Ah, 84. Oh, kala ko 54. Oo. Ayan. So, ayan mga kapatid, ano, ang mga nag-recipient ng wheelchair dito. Ayan. Ayon si Miss Jansi G. Ayan guys, at sinabi ko nga na talaga namang ang ginagawa ng ating idol, pandemic hero, ay walang makakatapat. At yan ang kanilang kinatatakutan sa kanya. Tatanungin ko na naman, sino sa mga nanalong
politiko o kandidato na nanalo ang nakakagawa sa mga ginagawa ng ating pandemic hero. Ayon naman. Kaya, ang hangarin ni Idol na magsilbi, hangga, sabi nga niya, hanggang sa huling patak ng aking dugo, ay ipagkakait, biro mo yun, ipagkakait pa sa kanya yung kanyang pagsisilbi para sa ating mamamayang maralitang kababayan. Yun ang napakasakit na katotohanan. Parang kaparehas nila si Cory na sasabihin ay gusto niyang maghirap ang mga Pilipino para maalala daw si Pangulong Marcos. Nako naman, nako naman. Kaya si Idol lang talaga ang kailangan para ma-full blast na niya ang pamimigay ng Marcos Foundation na sinabi nga ng ating Pangulong Marcos Sr. noon, my earthly goods has already anong tawag doon? On the disposition of the Marcos Foundation that this Marcos Foundation embraces all, sabi nga niya, embraces all the Marcos assets at si Idol din po ang CEO ng Marcos Group of Company. Iyan yung sinasabi niya na embraces all the properties ng Marcos Foundation. Ayan bro. Okay, so once again, another super sticker. This program is brought to you by walang iba kundi galing kay Sir Enrico FLM. Maraming maraming salamat, sir, for your super sticker. Okay, once again, maraming maraming salamat po, Sir Enrico FLM. Ayan, of course, kasama natin dito si Ty Gold Steward. Sabi niya dito. Ayan guys, at medyo humahaba na naman ang ating video vlog. Kaya hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carino LTV. Laging sumusuporta lang sa ating pandemic hero Francis Leo Marcos. Ako'y magbabalik.